Sina Johnny Jackie ang tiyangge sa Marikina Riverbank para mamili ng mga ipanderegalo sa mga inaanak. Ang ilang damit kasi 150 pesos sa mall, 50 na lang dito. Mas nakakamura. Tapos syempre sa buhay ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan tipid-tipid din ng konti kahit paano. Bagsak presyo rin ng mga panregalo sa mga clearance sale, gaya sa warehouse na ito sa Makati. We check every item that we sell out. Hindi ibig sabihin na sale, sira, damage. Para lala ng DTI, sa Tiangge o warehouse sale man, dapat mag-issue ng resibo ang mga seller. Upang kung may kailangan ibalik o isole o kung may nasira, may prueba ka na sa kanya mo binili. Sa ilalim ng The Consumer Act of the Philippines, bawal magbenta ng produkto ng walang malinaw na price tag, label at marking. Dapat tira expiration date gaya sa pagkain at cosmetics. Hindi pwedeng ipaskil ang no return no exchange sa mga tindahan, sa contract of sales o sa resibo. Lahat yan pwedeng i-return o magkapalit. Ang clear lang dapat dyan, may depekto. Ang hindi covered dyan ay yung pagbabago ng isip. Kaya kung bibili ka ng t-shirt o ng kung anong suotin o ano pa man at pagdating sa bahay gusto mo ibang kulay o di kaya sabihin mo na lang ibang style, hindi po pwede. Kung may sira ang mga produktong nabili, maaaring itong ibalik. At kapag hindi nasolusyonan sa loob ng 30 araw, may karapatan ng bumili na papalitan ng produkto. Pawiin ang buong halagang ibinayad para sa produkto o di kaya pabawasan ang presyo. Ipinagbabawal din ang magsukli ng kulang, gaano man kaliit ang halaga nito. At ayon sa DTI, kahit sa Tiangge, dapat may 20% discount para sa mga senior citizen. Dapat din pareho ang presyo ng item, mapa-cash o credit card ang pambayad. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.